Bike upgrade. Bakit ang mga bikers sadyang hindi mapakali? Parating may kailangan palitan or i-upgrade na pyesa, kundi man buong bike. Ang problema sa mundo ng mga bikes, laganap ang overpricing. Common ang mga bike na sing mahal lang motor o minsan nga kotse pa. Tapos may mga pyesa katulad ng frame at fork na pang-tuition na sana sa magandang eskwelahan. Pero hindi naman kailangan parating ganon. Sa video na ito, sasagarin natin si tipid ng budget. Hahanap tayo ng mga upgrades na hindi lalampas sa halagang 300 pesos. Pero syempre, mga maliliit na pyesa lang. Ang importante, pasok siya bilang isang upgrade. At kahit papano, dapat de kalidad yung pyesa. Mura pero hindi mumurahin. Para ma-define natin kung ano ang pwedeng isama sa list, napag-desisyonan ko na dapat replacement parts. Meaning, dapat existing na yung pyesa sa bike. So, hindi pwede yung mga accessories katulad ng bike light or cyclo computer, etc. Gagawa na lang din natin ng isa pang video yung mga ganong bagay. Simulan na natin. No particular order ang pagkakasunod-sunod nito. At isa pa, tulad ng nakalagay sa title, sa Shopee ko talaga lahat binili to. Sinigurado ko na lang na kahit saan mo bilhin yung part, mapa Lazada, online seller, or actual bike shop, hindi nalalayo yung presyo sa kung magkano ang kuha ko. So, without further ado, ito na ang first. Ang pinaka-universal sa lahat, pedal. Aminado akong nahirapan ako maghanap ng pedal sa 300 na budget. At kalimutan mo na rin muna ang clipless. Sa tingin ko, ito na ang pinakamagandang makukuha natin sa halagang 300. Ragusa na brand, nylon at semi-sealed type daw. Exactly 300 pesos ang bili ko. Actually, napili ko to kasi generic yung korte niya. Para siyang galing sa isang generic na molde na kadalasang nire-rebrand ng iba't ibang companies. In fact, meron ako ditong dalawang napaglumaan na parehong-pareho yung shape. Ang problema lang dito sa Ragusa, iba yung material nung shaft. Obvious na mas mababang klase. At isa pa, hindi siya pwedeng gamitan ng Allen key. Meaning wala siyang butas dun sa dulo, so medyo may pagka-old school. Anyway, subok ko na rin talaga yung shape nito at tunay na masarap siya sa paa plus makapit din talaga. Pangalawa, isang pyesa na feeling ko halos lahat na tayo gumagamit nito. Pero just in case buo pa yung kadena mo, gumamit ka na ng missing link or master link. Napakamura lang nito kaya sobrang no-brainer na. Ang advantages, well, iba yung mabilis mo lang mababaklas yung kadena. Mas madaling maglinis at mag-service ng components at mas madaling magpalit ng kadena. At although may special tool na pantanggal lang ng missing link, hindi mo kailangan bumili. Maraming hacks sa pagtanggal at pagkabit nito. Tandaan lang na kung ang kadena merong pang 11 speed, 10 speed and so on, ganun din ang missing link. Ang halaga? As low as 50 pesos to around 100 to 150, depende sa brand. Pero by the way, sa 300 pesos mo, pwede ka na rin pala bumili ng plastic na link removal tool. Panalo! Third upgrade. Ito naman more on personalization. Handlebar grips. Sa halagang 300, marami nang mapagpipilian. Ang kinuha ko, isang Max Zone silicone grips na tig 100 at Pro Palm Foam grips na tig 112. Ngayon, gusto ko sana talaga subukan yung tibay ng mumurahing silicone para malaman kung may laban dun sa mga tig 1K tulad ng ESI grips. Pero na-excite din talaga ako dito sa Pro Palm. Kasi ito yung pinakaunang grips na binili ko at nagustuhan ko. In fact, nakakabit pa siya sa 26er ko. At buo pa rin siya except for the bar ends. Pero yes, definitely maraming choices sa grips na under 300. Yung mga lock-on, medyo hindi ko na tinignan pero I'm sure meron niya.
Next na upgrade, chainstay protector. I'm sure may chainstay protector na ang bike mo ngayon. Either built-in sa frame or tanggalable pero supplied na rin ng manufacturer. Pero tignan mo rin itong nakita ko. Trigram na brand at halagang 170 pesos lang. Medyo nag-standout siya sa akin dahil simple at mukhang mamahalin yung design. Saka sa personal, mas makapal at mas mukhang matibay yung foam niya kesa sa mga generic na nabibili. Wrap around na rin siya, so zero gasgas talaga ito. Sakto pang mga maselan. Itong panglimang upgrade, medyo subjective ang datingan. Aluminum bar ends. To be honest, hindi pa ako gumamit nito ever. Pero sa tingin ko, useful din. As long as hindi mo siya tatratuhing pang forma lang. Diba kadalasa naman talagang bugbog ang bar ends natin? E paano kung naka-carbon handlebar ka? O kahit hindi, if God forbid nag-crash ka tapos gutay-gutay na yung bar ends mo, edi yari ngayon yung handlebar mo. So panalo kung may bakal na proteksyon yung bar sa dulo. Well, like I said, to each his own. Up next, sealed bearing pulley. Ito, experimental na naman para sa akin. Pero alam ko na talagang may market para sa ganitong product, lalo na sa mga road bikes. Kung nasubukan nyo nang tanggalin at linisin yung pulley ng derailleur nyo, may sense talaga tong sealed bearing type. Bushing lang kasi yung stock sa mga RD. Speaking of Shimano only by the way, dahil hindi ko kabisado ang SRAM. Tapos open na open pa yung design niya, kaya ang daling pasukin ang dumi sa loob. Ang problema, nung pinaglalaroan ko siya at pinaikot-ikot, parang hindi ko ramdam na mas madulas yung sealed bearing. Pero kung titignan natin in terms of advantage sa maintenance, pwede na rin. Iba rin kasi yung material nito eh. Alloy siya, tapos yung stock parang hard plastic lang. Ganun pa man, pareho lang yung weight ng sealed sa stock. 130 pesos ang isang piraso nito. So, pasok pa rin sa budget kahit dalawa kunin nyo. Itong next naman, pasok sa budget na 300 kaso isa lang mabibili mo. Disc brake rotors na lightweight. Itong nabili ko, Cole na brand tapos 225 lang isa. Kakagawa ko lang din ng video tungkol sa Ashima AI2 na binansagan kong world's lightest rotors. Itong Cole, half the price lang, tapos halos patas na rin yung timbang. 69 grams yung AI2, 71 grams yung Cole. Hindi ko lang alam kung anong klaseng material to, pero in terms of braking power, parehong-pareho yung nakuha kong distance to full stop. Kung hindi naman kayo brand conscious at gusto nyo makasave ng konting weight, pwedeng-pwede to. Up next, stem bolts. Yes, as in tornillo. Obviously, purely aesthetic to. And no, I'm not talking about the color na oil slick. Ito ay para maiwasang mangyari yung ganito. Ilang beses na to nangyari sa akin, lalo na sa mga stock na stems ng built bikes. Eyesore lang kasi talaga, at ang hirap iwasan. Maliban na lang siguro kung sa loob ng bahay nakatira yung bike nyo. By the way, hindi to titanium. Stainless lang. Kulang budget natin kung magta-titanium tayo. Mabibili ito for 130 pesos para sa 6 na bolts. Genova ang brand. Ang second to the last, isang simpleng quick release seat post clamp. Ngayon, magiging upgrade lang to kung yung stock mo is hindi quick release. Medyo hindi para sa lahat. Pero ang naaalala ko kasi, bago ako makatikim ng dropper post, panay ang kalikot ko sa height ng upuan. As in mid-ride, lalo na kung ang ruta ay pinaghalong patag at trails. Dito sa video, quick release na rin yung pinalitan ko. Dinemo ko lang talaga na may makukuha tayong maganda for less than 300. Actually, 139 lang ito. Mountain Peak yung brand at nagagandahan ako sa design at ease of use. Last but not the least, narrow wide chainring. Kinuha ko na rin ang matching na chainring bolts.
Kaso kung combined yung dalawa, lagpas sa budget. Pero pwede pa rin nating gamitin yung stock na bolts ng crankset. Actually, ang pinaka-upgrade dito is yung pag-shift to 1x setup. Ako kasi, fan talaga ako ng 1x simula pa nung unang nauso yan. At ang cheapest way is tanggalin yung mga chainring sa harap at palitan ng isang pirasong narrow wide. Importante yung narrow wide kasi hindi uubra yung stock chainring. And what I mean by that is tatalon parati yung kadena mo dahil wala na yung FD. Yung narrow wide, sinusundan niya yung spaces ng chain, which, well, salitang narrow at wide. So yun yung pinaka-magic niya. Dito naman sa pinagkabitan ko, naka 1x na rin talaga. Kaya kinuhanan ko na lang ng mas maliit na chainring. 32T, Z-Race ang brand, halagang 236. Yung chainring bolts, kung interesado ka rin, same yung brand, tapos 224 ang set. Okay, 10 upgrades na. Pero bago tayo magtapos, meron ako ditong dalawang honorable mention. Yung una, carbon fiber stem spacers. Purely Japorms lang talaga. And actually, hindi naman siya necessarily mas magaan sa alloy spacers. In fact, mas magaan pa nga itong isang alloy spacer ko. Pero ewan ko, ang tagal ko na rin kasi gumagamit nito. Pangalawang runner-up, alloy na valve covers. Medyo sobrang walang kwenta na yung dating, pero hear me out. Alam nyo bang pag ganito ang gamit ko, hindi siya nawawala? May magic yan eh. Parang psychological effect na mas iingatan mo kasi ginastusan mo. Hindi katulad nung stock lang na parang wala kang pakialam kaya parating na may misplace. Of course, pwede kang gumamit ng mga dice kung ganun ang trip mo or yung mga cruise. So there you have it. 10 upgrades below 300 pesos. Sinubukan ko rin talaga lahat para naman kahit papano may konting credibility. Sige ito, pipili ako ng top 3 para may personal touch. Tandaan, opinion ko lang ito at di mo naman kailangan pakinggan or paniwalaan. In no particular order, ang tatlong paborito ko dito ay grips, coil na brake rotors, at yung trigram chainstay protector. Bakit? Kasi una yung grips, paborito ko talaga yung propal. Yung coil na brake rotors, nagulat ako sa mura niya. So feeling ko sulit talaga. Tapos yung trigram chainstay protector, well, ang ganda talaga ng dating. Lahat ng products dito, ililink ko sa exact page sa Shopee kung saan ko binili. Tapos lalagyan ko na rin ang alternate link sa Lazada naman, kung available. At disclaimer lang, walang nagbayad na shop or brand sa akin dito maski isa. Pero sana nga meron na lang eh. So tulong na lang yon if at all. Ako nga pala si Mark, thanks for watching, and until the next upgrade.